Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, pasensya na po kayo ah. Ihi-ihi na po kasi talaga ako eh. Chaz, ginulat mo naman ako eh. Akala ko kung sino ka. Saan ka ba galing? Alam mong delikadong maglakad sa gubat ng ganitong oras, di ba? Pauwi na rin ako. Nagpatila lang ako ng ulan. Ikaw ba? Hmm? Dinala ko lang yung kahoy doon sa suki ko. Pauwi na rin ako. Alam mo, lagi tayong nagkakasalubong sa daan, pero ni minsan hindi mo sinabi sa akin kung saan ka nakatira. Ano? Diyan lang. Malapit lang. Ah, sige. Mauna na ako, ha. Ingat ka. Kanina nandito yung... Nagaling na ako dito kanina eh. Bakit? Nawawala na yata ako ah. Ano ba nanggaling na ako dito eh? Oh! Buti nakita kita ulit, Matias. Natatakot na talaga ako eh. Alam mo, lagi ko naman dinadaan na to, pero hindi ko alam kung bakit ako nawawala dito ngayon eh. Akala ko nga, pauwi ka na eh. Pero, ganito na lang. Sasamahan kita sa inyo bago ako umuwi sa amin. Talaga? Ako, maraming salamat ah. Pasensya ka na sa abala. Mukhang kanina ka pa paikot-ikot dito ah. Oo eh. Eh, nagugutom ka na ba? Ito. Salamat. Meron pa ako. Ito pa. Di pa dyan natatapos yan. Meron pa ako. Ito pa. Ang dami naman ito. Meron pang isa. Meron pang isang special para sa'yo. Ito, pagatian natin. Nakakarinig po ako, tapos nararamdaman ko po sila, pero hindi ko pa po sila gaano nakikita. Kurot ako. Para po bang pakaramdam kinukurot ako. Hinihigit yung aking short, damit.
Ma'am Florencio, ano po nangyari sa anak ko? Noong mawala ka sa gubat, may nakita ka bang kakaiba? Naalala ko lang po, paikot-ikot po ako pero may tumulong po sa akin makalabas nun sa gubat, si Matias. Matias? Sinong Matias? Na yung mga ngahoy po na lagi kong nakakasalubong. Sabi niyo sa akin, kakalipat lang daw nila dito nung isang buwan. Saan nakatira ang Matias na ito? Sabi niya sa gubat daw po. Nay, ang bait nga po niya kasi binigyan niya ako ng kakanino, nagugutom na ako. Sinasabi ko na nga ba eh, ang lalaking yun ay isang engkanto. At dahil tinanggap mo ang pagkain na binigyan niya sa'yo, ang ibig sabihin ay pumayag kang maging asawa niya. Ho! Oh, Ma'am Florencia, imposible po yun. Gusto niyo po, puntahan natin siya ngayon eh. Yan yung markang yan. Yan ang marka ng engkanto na nagsasabing pag-aari na ng engkanto ang katawan mo. Nay, ano pong sinasabi niya? Ayoko po! Matutuloy yan. Ma'am Florencio, pakabala niyo po ang anak ko sa engkantong yan. Hindi po ako papayag na mapangasawa niya ang isang engkanto. Nakikiusap po ko sa inyo. Nay. Makapangyarihan ang engkantong ito. Ito ang uri ng engkantong kayang kumopya ng kahit na sino. Ang tanging paraan na lamang ay magpakasal ka sa simbahan. Pero ano ho? Kamatayan. Ang naghihintay sa sino mang lalaking maglalakas loob na agawin ka sa kanya. Madami na po dito akong mga pagpagamutan. Hindi po ako nagaling. Kaya natatakot. Parang natatakot po ako sa sarili ko po. Gandang babae niya. Kilala niyo yun? Yan yung anak ni Emily, si Jeneline. Napakagandang bata niyan. Pero hindi nagpapaligaw yan. Bakit naman daw? Maraming kwento eh. Eh sabi nila, galit daw sa lalaki. Ang sabi naman ng iba, sinumpa raw. Namatay kasi yung huling nandigaw dyan. Hindi naman ako naniniwala dyan. Mang Ernesto, kamusta po? Pabili nga po ng dalawa. O ito, bagong luto. Mang Ernesto, okay lang po bang mamaya ko na lang po bayaran? Naiwan ko po yata yung wallet ko sa bahay. Hindi na ako nang gubayad. Ay, hindi na, wag na. May pera naman ako, naiwan ko lang sa bahay. Ako na nga sabi magbabayad. Wag na, ayoko magkaroon ng utang na loob sa isang lalaki. Hindi ko naman kilala. Pwede mo kapakilala ko. Ako si Richard. Karpintero ako dyan, ako nagkatrabaho. Ikaw si Jeneline, di ba? Ang ganda talaga ni Jeneline, ano? Ilang bayan napuntaan ko. Pero wala akong nakita mas maganda pa sa kanya. Kaso ayaw magpaligaw. Lahat tayo tinanggihan. May naisip ako. Kung pagtulungan kaya natin tatlo. Jeneline! Tawon mo nga ako. Ano ba? Sasaktan ako. Sa amin. Hindi na. Gusto na lang makapagkwento. Dami makilala. Hindi na nga ako. Oo muna. Kailangan ko na uuwi. Tara na, sumama ka na sa amin. Tigilan niyo nga ako. Ano ba? Ito pa sabi ka, pinawan! Ano?
Janine! Janine! Diyan ka nakatera? Richard, ano ka ba? Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin? Anong pangarap mo sa buhay? Maging anino ko? Ganyan ka ba talaga magpasalamat? Dalawang beses na kita natulungan, ha? Noong isang araw, binayaran ko yung kulang mo kay Mang Nestor. Tapos kanina, dun sa lasing. Hindi ka lang pala magaling sumunod sa mga babae. Galing mo rin magbilang. Alam mo, hindi naman ako humihingi ng tulong sa'yo, eh. Kaya pwede ba umalis ka na? Janeline, hindi naman yung ibig kong sabihin, eh. Gusto lang kita makausap. Eto na. Nakausap mo na ako, masaya ka na? Umalis ka na. Janeline, gusto ko sanang maligaw. Noong una kasi kitang nakita, nagustuhan na kita, eh. Ano pakiramdam ko nga, mahal na kita, eh. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Dayo ka lang dito, di ba? Ngayon mo nga lang din ako nakita, eh. Yun nga, eh. Ngayon lang kita nakita, pero hindi na kita nakakalimutan. Chanel. Hindi pwede. Sige na, pagbigyan mo naman ako, ligawan ka. Hindi nga pwede. May asawa na ako. Umalis ka na. Mapapahama ka lang. Nung una ko pumakita, di maganda po. Nagustuhan ko po. Naligaw po ako. Busted naman. Tapos ay di pa ako sumuko, dalawang beses pa akong nanligaw sa kanya. Busted pa rin. Oh! Anak! Eh, mas maiit pa sa tanghaling tapat yung ulo mo, ah! Paano ba naman kasi nai si Richard? Ilang beses ko na sinabi sa kanya na tantanan ako, sunod ng sunod, eh. Anak, ganun talaga ang pag-ibig. Parang Bombay, kahit saan ka magtago, mahanap ka. Paulit-ulit kasi ako na, eh. Sinabi ko na sa kanyang layuan ako. Anak, eh bakit kaya hindi mo pagbigyan si Richard? Magandang lalaki naman siya, at saka mukhang mabait. Ayoko, nanay. Hindi ko na kayang may mapahamak pa ng dahil sa akin ulit. Pero anak, paano kung si Richard na pala ang sagot mo para makawala kay Matyas? Para maging malaya ka na! Paano kung hindi, Nay? Paano kung mapahamak din siya tulad ng iba? Dumunta po sila dito sa aming bahay. May naliligaw po siya. Sinabi, gusto kita. Parang lahat gagawin mo para napasahin ka. Ang pag-ibig ko'y sa'yo, to'y asahan mo. Di ka na mag-iisa, di na mabibigo. Dalisay tunay at wagas, ito ang alay ko. Sa mukoy na isin mo, buksan ang puso mo. Ang pag-ibig ko'y sa'yo, ito'y asahan mo. Di ka na mag-iisa, di na mabibigo. Dalisay tunay at wagas, ito ang alay ko. Sa mukoy na isin mo,
buksan ang puso mo. Salamat ah. Alam mo, pakiramdam ko ngayon, ako yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Ikaw naman talaga. Bolero. Hindi kaya. Alam mo, kung meron ako isang bagay na hindi kayang gawin, yun yung magsinungaling. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi tuwing magsisinungaling ako, nangangati ilong ko. Totoo ba yan? Oo, gusto mo subukan? Kasi... Jeneline, hindi kita mahal. Hindi ba? Masayo eh. Hindi, seryoso, makati talaga. Totoo. Alam mo, masaya-saya ako. Kaya lang, yun din yung rason kaya natatakot ako. Bakit? Paano kung guluhin tayo ni Matias? Paano kung saktan ka niya? Hanggat nandito, hindi na tayo magugulo. Jeneline! 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 Nangyari sa'yo? Lapastaman ka! Jeneline! Lapastaman ka! Jeneline! Lapastaman ka! Jeneline! 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 Jeneline, nangyari sa'yo? Lapastaman ka! Jeneline, lapastaman ka! Jeneline, lapastaman ka! Jeneline! 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 Jeneline, tumahin na ko! Jeneline, tumahin na ko! Tama na! Tama na! Nangyari sa'yo, okay ka lang? Pag siya pa yung may sapi, tinitik niyan po ako. Sinasakal. Sinasaktan ako. At papatayin daw ako. Tapos eh, hindi daw ako, hindi daw akin yan. Sa kanya daw yan. Jeneline. Nung bago pa lang po kami nagsasama, yun po na, araw-gabi na siya ay parang nahihirapan ng katawan. Lantang-lanta. Sobrang pagod. Panlalakas. Siguro naman ay nasabi na sa'yo ni Jeneline ang sitwasyon niya. Nabanggit niya mo sa akin. Tsaka ilang beses na ako sinubukan layuan. Dahil inasawa na si Jeneline ng engkanto, ang engkanto ng asawa niya, at ikaw ang kabit. Pero di ba, di naman niya pwedeng angkanin si Jeneline? Di naman siya mahalin Jeneline. Iisa na lang ang tanging paraan para mapakawalan mo si Jeneline sa engkanto. Ano mo yun? Pakasalan mo siya. Wag. Richard, wag. Ayoko. Hindi ko alam yung gagawin ko pag mapahama ka. Wag! Jeneline. Richard! Lahat gagawin ko para sa'yo kasi mahal kita. Mahal din kita. Kaya nga ayoko mapahama ka. May iba pang paraan. Kung ito lang yung paraan para makalaya ka, gagawin ko. Ito lang. Ito lang yung paraan. Kailang kumain. Richard, tinatanggap mo pa sa Jeneline bilang kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginhawa. Ay,
Richard! Kaya ko. Richard, kung ikaw mo magiging kapalit, huwag na. Ayoko na ituloy ito. Jeneline, hindi. Itutuloy natin itong kasal, ha? Naniniwala ako sa pagmamahala natin. Naniniwala ako sa Diyos. Father, ituloy na natin. Oo. Richard, tinatanggap mo pa si Jeneline. Magiging kabiyak mo ngayong puso. Mahirap at ginawa. Sa sakit at kalungkutan. At mamahalin mo siya habang buhay. Opo. Kinasal po ako, hindi ko po alam na buntis na po pala ako ng 2 buwan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Salamat po, Nay! Salamat po, Tay! Sige na, kain ka na, Jared. Ikaw din. Lola mo, bless ka na sa lola mo. Happy birthday, Apo! Pagpasensya mo na yung luti ni Lola, ha? Ang bilis talaga ng panahon. At 7 taon ka na ngayon. Oo nga po, Loli. Ay, tikman mo naman itong niluto ko, Apo. Naku, masarap to. Sinarapan talaga ito ni Lola. Oo. Mas masarap ba ito sa luto ko? Tikman mo na. Magkasing sarap yan. Kanino ka pa magmamana? Siyempre sa nanay mo. Oh, magkasing ganda. Magkasing sarap magluto. Ah. Nayo, may sumisipsip sa inyo. Pero alam mo, anak, nagpapasalamat ako kay Richard kasi pinaglaban ka niya. Kaya masayang-masaya ako sa inyo. Siyempre, Nay, wala naman akong hindi gagawin para sa anak niya. Saka pala, Jeneline, makadalawang araw kang di makauwi, ha? Eh, si boss kasi pinag-overtime kami dun sa construction, eh. Yung may-ari daw kasi ng bahay, nagmamadali. Sige. Basta huwag ka masyadong magpapagod, ha? Mamaya magkasakit ka pa niyan sa sobrang sipag mo. Kamal. Alika na, kain na. Hindi mo sabi mo, bukas ka pa uwi.
Bumili akong minitamis sa bayan. Anong paborito mo to? Kauwi mo lang ba? Oo, ngayon lang. Ah, siguro na panaginipan mo ako. Misis ko na miss na naman ako eh. Harap lang. Dito na ako. Hindi ko po alam, magising po ako eh. Panghinapong katawan ko po. Hindi ko na po alam kung ano nangyari. Ano nangyari? Okay ka lang? Richard, buntis yata ako eh. Talaga? Ako sana naman, babae na to. Para naman may babae at lalaki na tayo. Bakit parang hindi ka masaya? Wala to. Masaya ako, siyempre. Oh, anak, kailangan natin magpasalamat sa mga biyayang natatanggap ng ating pamilya, ha? Apo. Si tatay nakaharap ng magandang racket sa Maynila. Sunod-sunod yung kita natin doon. Ibig sabihin po tayo, mawala po tayo nung matagal. Nak, siyempre sasama tayo kay tatay. Pagkapanganak ko dito sa kapatid mo, sa Maynila na rin tayo titira. Oo, ganyan. Wala siguro to. Parang sumakit lang yung tiyan ko pagkapasok ko ng simbahan. Kailangan ko lang siguro ipahinga to. Umuwi na nga muna tayo. Baka mapaano ka palitin. Tara na, anak. Magandahan. Nay, ayaw po yata pumasok ng kapatid ko sa simbahan eh. Jared, anak! Jared! Jared! Jared, anak! Jared! Jared! Punta yun. Jared! Jared, anak! Jared! Jared! Saan punta yung batang yun? Nasaan na yun? Si Jared. Aling Malum. Alimalun, nakita niyo po ba si Jared? Dumaan po ba siya dito? Kanina lang nakita ko kayo ni Jared, Richard. Magkasama kayo. Papunta dun sa gubat. Ako ho? Eh, imposible yun, Alimalun. Kasi magkasama kami ni Jeneline kanina. May pinuntahan kami sa bayan. Hindi ako pwede magkamali. Kayong dalawa yun. Sigurado ako. Makapangyari ng inkantong ito. Ito ang uri ng inkantong kayang kumopya ng kahit na sino. Yung anak natin. Gawa po nung isa kong anak, nawawala din eh. Isinasama, nililikot yung panganay po, si Jared. Pinaglalaroan po, eh nawawala. Ang tagal po, ang dami pong naghanap sa kanya. Tay, ayoko na po dito. Uwi na po tayo.
Jared! Jared! Jared, anak! Tandaan. Jared! Jared! Richard! Sino ka man, bitawin yung anak ko! Bitawin niyo ako! Richard! Bakit mo ba mahal kong lalaki ito? Ano ba nakita mo sa kanya? Wala kang papala sa kanya kundi pagdurusa. Samantalang sa mundo ko, hindi ka makakaramdam ng sakit o lungkot, Jenny. Sumama ka na sa akin. Iwanan mo itong lalaki ito. Hindi ako sasama sa'yo dahil manluloko ka! Masama ka! Hindi ka marunong magmahal! Richard! Sabot ko yung anak ko eh! Anak, takbo! Anak! Ay! Magmahal? Pwes sige. Tignan natin kung saan ka dadali ng pagmamahal mo para sa kanya, Jenny. Ibigyan kita ng isang pagsubi. Tama na! Ano ba tama na sabi? Isa ka lang tao. Wala kang laban sa akin. Mamili ka sa aming dalawa ngayon. Kapag napili mo ang totoong Richard, titigilan ko na kayo. Hindi ko na kayo guguluhin pang muli. Pero pag nagkamali ka, sasama ka na sa akin. At sa kahari ako. Richard, kailangan kong gawin to. Charlene, huwag ka lumapit dito. Ayoko masaktan ka. Ito na lang ang paraan para matigil ang lahat ng to. Jared, dito ka lang sa likod, ha? Opo. Huwag ka matatakot. Matapang ka, di ba? Opo. Lalampasan din natin to. Jelen, huwag kang papayag. Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Jelen, hindi ba naaalala mo na sa palengke tayo? Nung ako pa yung subagot nung kulang mo kay Mang Ernesto sa mais? Nung pinakasalan kita, nagdalawang isip ako. Kasi natakot ako para sa buhay ko. Mahal kita pero natatakot ako para sa kalagayan ko. Sinungaling ka. Hinding-hindi sasabihin sa akin yun ang totoong Richard. Pero ang totoong Richard, alam na alam ko pag nagsisinungaling siya. Tuparin ko ang kasunduan natin, Jenlyn. Pero may isang bagay akong kukunin bago ko umalis. Isang bagay na sa akin at sa akin lang. Jenlyn? Ano nangyari? Sige, iri pa! Isang malakas na ere. Sige, ere pa. Lakasan mo. Diyos ko! Walang lumabas na bata. Kasi anak namin. Anong nangyari sa anak ko? Asan yung anak ko? Gusto ko na po talaga ng babaeng anak. Umpisa pa lang po. Yun nga po, hindi ko po akalain na mawawala rin po siya sa akin.
anak ng Engkanto ang dinala mo, Jeneline. Simula ng pakasalan ka ni Richard, ay nawala na ng kapangyarihan si Matya sa katawan mo. Kaya nang mabigo siyang bawiin ka niya, at ginamit niya ang katawan mo para mabigyan siya ng anak. At ito ang kinuha niya sa inyo. Richard. Sabi mo, bukas ka pa uuwi. Baka walang hiya naman. Kasalanan ko to eh. Dapat mas binantayan kita eh. Wala akong kasalanan. Ang mahalaga, magmamahalan pa rin tayo. Wala namang may gustong mangyari to eh. Importante, hindi na buwag ni Matias ang pamilya natin at magmamahalan pa rin tayo eh. Hindi mo kasalanan kung maiisip mo kasalanan mo. Mahal na mahal kita. Tatanda mo yan, ha? Mas babantayan kita ngayon. Wala nang kahit ano pang elementong makakapanakit sa tanda mo yan. Mahal kita. Kahit anong kapangyarihan sa mundo, walang makakapagpabago ng pagmamahal ko sa'yo. Yung talagang pakita ng mahal namin isa't isa para tumigil na yung nakakagusto sa kanya. Parang ako nanalo, talo siya. Ang pag-ibig ko sa'yo ay asahan mo. Di ka na mag-iisa, di na mabibigo. Dalisay. Ang magis ng pag-ibig para sa akin ay parang laro. Ikaw nanalo at hanggang sa huli, ikaw na. Eh, ikaw pa rin. Ang magis na pag-ibig sa amin ay yung tapat na pagmamahal niyo sa akin, na lagi nandiyan siya sa pagsusuporta sa akin. Ako si Jenny Lee. At ako naman si Richard. At ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig.